So ito na guys, pag-uusapan na natin itong 361 degrees Furious 2.0. So bago natin ito pag-usapan, itakbo muna natin ito. Tara! Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng 361 degrees para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So guys, pag-usapan muna natin yung upper layer nito kasi check nyo guys, may iba't ibang ano yan, texture na design para maging breathability siya. Ayan. Iba yung ginawa nila dito. Dito sa may gitna na to, may iba't-ibang pattern na ginawa. Pag nakita mo to sa personal, kitang-kita mo yung loob ng sapatos. Dito lang guys yung sa front, pero pagdating dito sa may ano, dito sa may heel part, ayan. Wala na siyang parang ano, butas. Ano na siya, kulong na, kulong. Dito lang sa may harapan yung makikita mong medyo maraming butas-butas. Hanggang dito, dito sa area na to. Tapos itong lacing niya ay twisted heddle pa rin yung kanilang ginamit dito. Maganda yung ganitong sintas kasi hindi ako nagkaroon ng problem dito sa ganitong sintas sa twisted heddle nila. Dahil sa hindi basta-basta lumuluwag, nakalock yung ano, yung sintas. Kahit hindi ka na mag-double higpit. Tapos yung discarte dito sa may tang, yung lacing holes dito, hindi pa pantay, hindi siya pantay, kundi patagilid ng ganon. Naka-align dun sa hakbang natin. Kasi pag hakbang natin, pag ganon eh. Pag ganon. So, maganda yung technique nila dito sa lacing part. Yung kanyang ano, yung tang, itong tang niya, soft siya. Malambot yung ganto niya. Kapag medyo malapad ang tang, hindi yan basta-basta pupunta dun sa gilid. Kasi merong sapatos na ano, medyo maliit yung tang. Takatagalan na tumatakbo ka, pupunta yung sa gilid. Nawawala sa ano, sa position niya. Ito naman sa area na to, kung nakikita nyo yung may foam siya dito sa may heel. Dito sa may heel part, dito sa may tendon natin. Purpose niyan para hindi dumulas yung heel natin. Para pag tumatakbo tayo, hindi yung aangat yung heel natin sa sapatos. Nakalock. Nakalock yung heel natin. Dito naman guys sa midsole niya ay merong dalawang foam na ginamit sila. Napakalambot nitong nasa taas na foam. Ito yung CQT Extreme 3. Tapos dito sa may lower, ito naman yung CQT Flame 3. Yung kaparehas ng 361 degrees Flame 3. Ang pinagkaiba ng dalawa, itong nasa taas ay malambot. Super lambot. Tapos dito sa may baba, yung lower niya, yung CQT Flame 3, medyo ano siya, matigas ng konti. Kaya siguro ginawa nila 'yon dahil sa para maging stable yung takbo natin. Guys, yung upper midsole nito na CQT Extreme 3 ay merong 90% energy feedback. Habang naman yung CQT Flame 3 ay merong 88% energy feedback. Yung forefoot nito ay merong 29mm at yung rear foot nito ay merong 36mm. So meron siyang 7mm drop. So ito naman guys yung carbon plate niya na tinatawag niya quick bone. Ito ay full palm na naka-expose. Ayan. Yung carbon plate niya ay para sa propulsion kapag tumatakbo tayo. Para mas mabilis yung lift ng paa natin. At para maging stable din yung sapatos kapag tumatakbo. At ito naman guys, yung rubber outsole niya na RPU material na merong properties na anti-slip and durable. So ano ang masabi ko sa unang takbo ko dito guys? Unang-una, napakalambot ng kanyang midsole. Pag hakbong mo ng ganon, ramdam na ramdam mo yung responsive nung kanyang midsole. At saka yung pop-up nung carbon plate niya. Na-amaze din ako sa pagiging stable nito kasi akala ko hindi siya magiging stable kasi hindi magkadikit yung outsole niya. So, ang nagpapatibay lang dito sa outsole niya ay yung carbon plate. So, nung una kong tingin, nung una kong impression,
baka hindi maging stable yung takbo ko. Kinipress ko ng ganito, oh. So, hindi siya shaky. Kahit na dito lang siya nakadikit sa carbon. Akala ko hindi magiging balanse yung takbo. Malakas yung force na, ayan. Akala ko magiging ano talaga, hindi siya magiging stable. Pero, ang galing ng pagkagawa nila na kahit hindi magkadikit yung outsole, ay nagawa nilang maging stable yung sapatos na to. Tapos, yung kanyang rubber outsole ay napakatibay. Mararamdaman mo na kagad yung gasgas sa 10 kilometer. Pero dito, wala pa akong nakikitang tear. So, penetration ako guys. Kitang-kita na kagad dito sa area na to. Kapag tumatakbo ko, tapos bago yung sapatos, na nakikita ko na kagad na mayroong gasgas dito sa gilid. Pero ito, wala pa siya. Napakagaan din niyang itakbo guys. At tumitimbang lang ito ng 196 grams sa size ko. Pakita ko sa inyo guys yung ano, yung insole. Yung insole niya nakadikit. Ayan, mana matatanggal na, matatanggal ko. Ayan. Hindi siya ganoon kakapal pero malambot siya guys. Kaya hindi siya makapal para makabawas sa weight. Kasi yung mga racing shoe, prioritize nila yung pagiging magaan. Ito yung loob guys, yan, loob. Yung loob, sana nakikita niya yung loob. Para saan ba tong ano na to, yung bilog na to? Pag susuot natin yung sakong natin, dito tayo hahawak. Ayan, yung pala ang purpose niyan, dito ka hahawak, hindi dito. Dito hahawak para ma-stretch mo yung heel, para may suot mo ng maayos. So, kumusta yung toe box niya? Guys, yung toe box niya ay roomy. Magugustuhan ito ng medyo-medyo malapad ang paa. Hindi sobrang lapad ah. Tapos, yung size niya guys ay true to size. Kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawa interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ang link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe!